Hanggang ngayon, wala pa rin naniniwala sa ikakwento kong ito. Sana may maniwalang isa man lang sa inyo. Nag-umpisa ito sa isang pet shop. Natatandaan kong kabilugan ng buwan nun. Nakita ko sekretarya ko doon sa bodega. Patay na. Wakwak ang dibdib. Pero may nakita ko isang babaeng nakaitim. Paalis na. Hindi niyo makilala kung sino yung pumatay? Hindi ko nakilala dahil ngayon ko lang siya nakita eh. Ilan nung sila? Isa lang siya. Isa lang yung pumatay doon sa babaeng nasa loob? Hello. Go, girl! Ay, nako. Yan naman ang hindi ko maintindihan sa'yo, Vera. Masyado kang mailap. And other side!
Tuwing lumalapit ako sa'yo, para kang napapasok. Kasi pag lumalapit ka, bigla ka nalang sumusulpot. Nakakabigla. Sandali. Nakakabigla? Ano akala mo sa akin, si Dracula? Kung sa gabi mo ginagawa yan, oo. O siya, tama na yung biruan. Ano yung date natin? Tuloy ba? Date? Oh, nakalimutan mo na? Okay, name the date, time and place. Kahit saan, okay ako, kahit kailan. Sige. What about tomorrow? And where? May alam akong bagong bukas na dining place. Talaga? Okay. That's a date. Okay. Sir, ito na ang order niyo. Enjoy your meal. Tabi-tabi po. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala sa tarantadong yan. Ingrid! Bakit mo siya hinahanap? Eh, nandito naman ako. Aba, ayos to. Mas maganda. San tayo? Halika. Sumunod ka sa akin. Hintayin mo ako dito. Umisip ka naman ng bago. Gimik ko yan eh. Wala atang tao dito eh. Nasa taas yun. Antayin na lang natin ang go signal ni Maestro. Tara. Bakit? Sabihin na nating kailangan namin ng dagdag na armas. Tumitindi ng labanan, Maestro. Dumarami na ang mga kalaban natin. Nagkalat ang mga pampira sa siyudad. Pero hindi yata nadagdagan ang mga katulad yung tumutugi sa kanila. Magaling kami mga vampire hunters, Maestro. Pero magaling din yung pampirang hinahunting namin. Matagal na kaming pinahihirapan ito.
Sayang nga eh. Nakalusot na naman sa amin nung isang gabi. Si Vera. Tama kayo. Amo, bibigyan ko kayo ng bagong panlaban sa kanila. Bigyan mo ko ng picho. Ganun na rin ako, miss. Okay, sir. Kayo, ma'am. Tokot baboy. Tokot baboy. Okay, sandali lang ho. Bakit? Mag-iingat ka. Delikado ng panahon ngayon. Bakit ka huminto dito? May gusto akong sabihin sa'yo. Umiikli na ang pasensya ko. Kung ano man ang iniisip mo, Freddy, huwag mo nang ituloy. Wala ka nang magagawa. Kahit raping kita dito, magsisigaw ka, walang tutulong sa'yo rito. May alam ako tungkol sa kaso ng mga lalaking natagpuan sa Quezon Memorial Circle. Na halos matuyuan ng dugo. Baka pwede tayong mag-usap. Saan tayo pwede magkita? Kung gusto mo akong tulungan, pumunta ka dito sa condo. Boss, may follow-up ako sa headline natin ngayon. Sige, habol mo kung maganda. Bossing, scoop to pag nagkataon. Okay lang, tuloy mo. Good evening. Mr. Randy Henson? Ako nga. Pasok ka. Hindi ko inubos ang dugo nila. Blood transfusion lang. Gagaling din ang mga yun. Pero hindi nila maaalala ang mga nangyari sa kanila. Para ka palang vampira. Alam mo, tamang-tama yun. Yun ang ini-headline namin ngayon sa dyaryo namin. Tama ang headline nyo. May vampira nga sa Quezon Memorial Circle. Ako yun. Seryoso ka ba? Gusto mo bang paniwalaan ko yun? Sa bagay. Konti na lang naman ang mga naniniwalang may vampira pa. Para sa karamihan, wala nang katuturan ng mga vampira sa panahong ito. Napaglipasan na kami ng panahon. Hindi na kami in. Dahil mas halimaw na ang mga tao kesa sa halimaw. Alam mo, parang hindi kita masakyan eh. Hindi ka naniniwala. Halika, sumunod ka sa akin. Tandaan mo, pag nagbagong anyo ko at may ginawa ako sa'yo, ito lang ang dadasalin mo. Gloria Patri et Filii Espiritu Sancti. Gloria Patri et Filii Espiritu Sancti.
naniniwala ka na siguro. Pero naguguluhan ka pa. Maraming mga tanong pero wala akong kasagutan sa mga yun. Puntahan mo si Maestro Gabriel. Matutulungan ka niya. Saan ko siya makikita? Gusto mo bang paniwalaan ko ito? Ha? O ginugood time mo lang ako? You mean you interviewed a vampire? Boss, mahirap ngang paniwalaan pero... Pero totoo lahat ang mga nangyari dyan. Totoo lahat ang mga sinulat ko. Hindi ako nag-iimbento. Ano ka ba? Lasing o bangag? Hindi yan may susulat ng isang reporter na sober. Boss, hindi ako lasing, hindi ako bangag. Lahat na nakasulat dyan, totoong nangyari. No way na ilabas ko yan, Randy. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ibang dyaryo kapag inilabas ko ang interview mo na yan? Randy, pero alam mo, napabilib mo ako. Maganda ang pagkakasulat mo. Muntik mo na ako napaniwala. Kaibigan, alam kong hindi tungkol sa instrumento ay pinunta mo rito. Kundi tungkol sa mga vampira. Mali ba ako? Paano nyo nalaman? Wala naman ako sinasabi sa inyo, ah. Marami akong nalalamang hindi sinasabi. Nababasa ko sa iniisip mo. Halika. Tayo sa taas. Kung ganun, alam niyo na ho siguro kung ano yung tatanong ko. Totoo ba sila? O ito'y isang katang-isip lamang? Naupo ka. Totoo sila. At nandito na rin sila sa ating modernong panahon. 2,000 taon. Pero nandito pa rin sila. At nagbago na rin ang mga vampira. Alam natin yan. Paano kung nangyari yun? Evolusyon. Kung tayo may pinagbago ng panahon, ganun din sila. Hindi na sila naagna sa sikat ng araw. Hindi nila kailangan ng pangil para sipsipin ang dugo ng sinuman. May pangontra na sila sa bawang. May pangontra na din sila sa mga matutulis na bagay na binabaon sa kanilang dibdib. Paano ko sila mapapatay? Wala na ba silang kamatayan? Panghabang buhay na ba sila? Hindi. Takot pa rin sila sa sagradong tubig. Kaya nakaimbento ko ng panlaban sa kanila. Espesyal na balaraw at palakol ay binabad ko sa sagradong tubig. Bakit niyo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil alam ko nakainkwentro ka na ng isang tunay na vampira. Hindi ka na isang ordinaryong tao. Nakatapak ang 2 paa mo sa mundong ito. Ang mundo ng mga vampira? At mga halimaw. Tama ka, iho. Ang lahat ng ito ay dahil sa nakilala mo si Vera. Kilala niyo siya? Nakita niyo na bang nagbago siya ng anyo sa harapan niyo? Si Vera ay isang uri ng vampira na nalahian ng werewolf o taong lobo. Parang isang aswang. Mahirap kalaban. Pero mukha naman siyang mabait at napakaganda. Dahil hindi siya ordinaryong babae. Kayo lang ho yata ang naniniwala sa akin. Ang importante ay may naniniwala sa'yo. Oo nga pala, isang bagay pa. Ang nangyari sa pagbabago ng vampira,
ilan sa kanila ay nagkaroon ng isang ugaling pantao. Yun ay ang konsensya. Konsensya? Hi, Vera. Have you heard the latest about Freddy? He's lucky he's still alive. He's recovering right now, but he lost a lot of blood. And I heard there's no trace of blood in the car. It must be internal hemorrhage. Probably. Don't worry, he'll be back in no time. Okay then. Okay, I'll see you. Bye. Bye. Ma'am Vera. Ano yun? Nahanap po kayo. Sino yun? Mga pulis daw sila eh. Sabihin niyo na ilugay nila yung kanilang buhok. Lugay ang buhok! Alam niyo po, nakasuot ng shades yung killer. Pagsuotin niyo po yung pang-apat ng shades. O sige. I think I can identify the killer. Siya nga. Siya nga yun. Ito yung cartographic sketch. Kamukhang kamukha mo. Tapos ano yung dalawang witness na nakakita sa'yo. Hindi ako pwede magtagal dito. Paano ka makakalabas? Hindi ka nga daw pwede mag-bail. Pero magpo-full mo na ulit. Magiging vampira ka dito sa loob ng kulungan? Hindi ko mapipigilan yun. Wala akong control doon. Anong oras yun? Problema pala talaga. May isa pa tayong problema. Si Ingrid. Sinong Ingrid? Nasa panganib siya. Kailangan sunduin mo siya at dalhin mo sa kondominium ko. Eh, saan niyo siya pupuntahan? Good evening. Ikaw ba si Ingrid? Ako nga. Sino sila? Kaibigan ako ni Vera. Pinapunta niya ako rito at pinasusundo ka niya. Halika, pumasok ka muna. Nasaan si Vera? Nasa presinto siya eh. May problema. Problema? Siya na lang daw magpapaliwanag sa'yo. Basta sumama ka lang sa'kin. Dito ka muna. May kukunin lang ako sa kwarto. Upo ka muna. Ingrid,
Bakit hindi mo sinabi sa akin na pareho kayo ni Ingrid? Alam mo, ang pangontrang dasal. Itinuro ko yun sa'yo. Kaya hindi ako natakot nung magsalimaw siya. Nagpunta ako doon para tulungan siya. Bakit niya ako inatake? Akala niya nagpapanggap ka, nakakampi namin. Iniisip niyang kalaban ka. Meron ka ba narinig na dumating na motorsiklo bago siya magsahalimaw? Meron. Pero anong koneksyon nun? Saka ako na ipapaliwanag sa'yo. Ano ba talaga nangyayari? Randy, wag na natin problemahin to ngayon. Ang importante, makalabas ako dito. Paano mo gagawin yun? Ako nang bahala doon. Pero may maitutulong ka pa rin sa'kin. Paano? Puntahan mo si Maestro Gabriel. Yun lang. Okay ka na dito? Bago ka pa makapunta sa music store ni Maestro, wala na ako dito. Sige na. Kanina pa kita hinihintay. Pinasusundo na ba ako ni Vera? Palagi nyo nalang ba malalaman kung ano nasa isip ko bago ko sabihin sa inyo to? Alam nyo daw kung saan siya makikita. Kung saan ko sila makikita. Bakit? Sino kasama niya? Hindi mo na dapat malaman yun. Sasama ako sa inyo. Hindi ka dapat sumama sa akin. Sige, umalis ka na. Marami pa akong rituales na dapat tapusin. Ingrid? Akala ko ba mapoproteksyonan mo kami? Si Almira, napatay sa trabaho. Pareho mo kaming kinumbinsi sa plano mo. Pero kami ang namiligro. Ginawa ko ang lahat para tulungan kayo. Marami lang talagang kalaban. Mabuti na lang natakasan ko yung kalabang pumunta sa akin kagabi. Hindi kalaban si Randy. Ako ang nagpapunta sa kanya doon. Nagkalituhan lang siguro kami. Dahil halos kasabay niyang dumating ang... Ang mga yun! Sa rooftop tayo, Ingrid. Hindi tayo makakalabas sa building na to. Halika na! Maestro. Totoong vampira, sina Vera at saka si Ingrid. Pero gusto na nilang mabuhay ng normal. Kaya lang ay may mga puwersang pumipigil sa
gusto nilang mangyari. Anong puwersa? Di mo nakamotorsiklong bagets? Oo, nagkamali nga ako. Akala ko ituto sila mga vampire hunters. Pero mayroong utos sa taas na hindi pwede magbago ang mga vampira. Para palang mafia ang vampira. Habang buhay ka na magiging vampira. Mukhang kamatayan lang ang paraan para makawala sila. May masama bang nangyari kay Vera? Talaga pang gusto mong malaman ang nangyari. Vera, magsahalimaw na rin tayo! Hindi, Ingrid. Tao tayo. Lalaban tayo bilang tao. Ano po talagang nangyari kina Vera? Huwag kang mag-alala. Ligtas sila. Gusto pa ho kaya niya ako makita? Hindi yan ang importante. Ang mahalaga ay kung gusto mo pa siyang makita ang muli. Ang ganda. I thank you. I thank you. Matatapos na. Ito pa. Sarap dito ah. Ito, ganda-ganda oh. Tignan mo. Kapareho mo ba sila? Oo. Lahat sila nagbagong buhay na. Huwag ka matakot sa kanila. Alam mo naman yung pangontra eh. Hindi naman ako natatakot sa kanila eh. Hindi rin ako natatakot sa'yo. Mas komportable pa nga ako pag kayo kasama ko. Hindi mo ito mundo, Randy. Ang mundo mo, mundo ko rin. Hindi pa kami tao. Ang importante, nagpapakatao na kayo. Nagbabagong buhay na kayo. Gusto na namin mabuhay ng normal. Iisa lang ang unang dapat niyong matutunan. Ang magmahal. May karapatan ba kaming magmahal? Kayo lang ang makakasagot niyan. I'm sorry, Randy. Pero kahit papano, maligayang Pasko. Huwag kayong malungkot. Ang totoo, nagkatuluyan din kami ni Vera. 2 taon na kami mag-asawa. May anak na kami.
sa gabi. Kasiyahan ko na ang makitang panatag ang loob ng misis ko. Yun ay kung nadidinig niya ang bili ni Maestro Gabriel. Yun ang nagpapatulog sa kanya ng mahimbing. Kabilugan ng buwan na nakikita ko siya sa aming veranda. Pero kagandahan lang niya ang aking nakikita. Nawala na ang kabangisang natakasan niya sa tulong ni Maestro Gabriel. Alam niyo, may ikukwento ko sa inyo. Noon, may isang malawak na lupain na pilit tinatayuan ng subdivision. Ngunit sa hindi maintindihang dahilan, napakatigas ng lupa nito at hindi matibag-tibag. Kaya walang pundasyong may tayo. At maniniwala ba kayo na kung ano-anong lumalabas nito? May maligno, may engkanto, at may mga lamang lupang nananakit. Pare, yung cellphone tsaka pager. Ang malawak na lupain ito ay kinamkam ng isang malupit at sakin na si Engineer Sir. Iba naman, sigarilyo lamang eh. Tagal-tagal pa. Thank you. At ikaw, ikaw taba, ang laki-laki ng katawan mo. Tumulong ka sa paggawa nitong karatulang ito. At paminsan-minsan, ayusin yung inuutos ko. Yes, ma'am. Halika, halika. Ano? Pipirma mo yung kontrata o hindi? Ha? Kahit anong gawin nyo? Hindi ko bibitaw ng lupa! Kung gusto nyo, patayin nyo na ako! Matigas ka! Talagang matigas ang ulo mo, Piring! Hindi na siya. Ang pag-usapan natin, natakutin lang si Piring. Bakit nyo pinapatay? Eh, anong gusto mong gawin ko? Ikaw papatay ko? Hi! Yes, ma'am. Halika nga! Saan mo ba pinagkukuha itong mga pyo na to? Hi! Hindi ako magbabayad ng minimum wage ha, hanggang 50 pesos lang tayo. At kayong dalawa. Ma'am? Di pa pinaayos ko na yan? Opo, ma'am. Bumili na nga tayo ng spare parts, ba't hindi pa nagagawa? Taba, ma'am. Within the day ha, within the day. At yung quarry na yan, I'm expecting at least 15 truckloads in one day. Naintindihan? Yes, ma'am. Maliwanag ba? O bilis na, dali na! Oo, ma'am. At tumagi na kasi. Ganito kaitim ang budhi at katuso ang Engineer Serang ito. Wala siyang konsensya. Dumating ang isang araw na kinailangan niya ang tulong ng isang espiritista na si Mang Buras. Teka! Engineer! Engineer, sandali! Hindi niyo naiintindihan eh! Teka! Ayoko na! Ano? Ito na! Sandali! Sandali, inumin ko lang to! Ano, Tomas? Luyo ka na dyan! Lupa! Pinang lupa!
Mapas aking kainan lupa! Mapasaking ka! Yam di yau tiga udumre hari mati yau di yau dari yau ya umare umre yau yau benda umdeondo ini memberi kepada jangan dia lah ya di yau dari yau ya umi kuda ya ya di yau oh yau ya di yau lah ya Natutuwang langit, swerte. Kasamahan mo. Dadaanan natin ngayon sa kanila. Ang baito talaga ni Lola Ising. Siya nga po pala si Joseph.
Si Joseph. Ay nako, sa akin siya nakatira. Inampung ko na. Siya ang nakakatulong ko ngayon. Napakabait na bata. Tita, nakita ko bang bangkay ni Itay? Hindi. Walang tunay na nakakaalam. O kaya'y nakakita sa tunay na pangyayari. Maraming kababalaga ng mga nangyayari dito. Kaya ako mismo, hindi ako makapaniwala. Maraming misteryo. E kumusta naman ho yung piano at voice lessons ko ng mga bata? Okay lang. Yun na nga lang ang nagiging therapy ko eh. Para makalimutan ko nangyari sa tatay mo. Ang ganda ho ng palayan, tita. Ay nako, mabuti nga at maayos-ayos ang pananim ngayon eh. Kasi nung nakaraang taon, sinalanta ng bagyo. Kaya nga kulang ang tuition fee na pinadala ko sa'yo. Ikaw na sana ang bahala magpasensya. Naku, okay lang ho yun, tita. May part-time job naman ho ako ron eh. Naku, pinagyayamon ko lang tong lupang iniwan ng yung ama. Ay, yung mga kababata mo nga pala. Uy! Kahapon Joy! Kahapon pa hinihintay ng mga yan. Apple! Ay, Kati, no. Maiwan ko muna kayo. Buti. Okay lang. Uy, ano nangyari sa buho ko? Ano, kapagupit ko lang bago mo yan. Ah, ganon? Anong balita? Uy, may pasalubong ako mga tsokolate. Dadalhin ko talaga sa inyo. Talaga? Sige, kita lang tayo mamaya. Kita tayo mamaya. Mamaya ang gabi. Oh, sige, ayusin ko ng mga gamit ko, ha? Sige. Walang problema. Salamat, ha? Sige, bye. Sige, bye, Kati. Bye. Bye. Sige, ha? Bye. Mamaya, kita tayo, Catherine! Joseph? Joseph! Uy, Joseph! Kati! Ay! Uy, grabe. Ano ba, may pawis ka na, no? Ito naman ang yabang-yabang naman ito, porque stateside ka na. Sira. Grabe, ang sexy-sexy mo na. Uy, talaga, thank you, ah. Uy, may pasalubong ako sa'yo, t-shirt tsaka mga tsokolate. Talaga? Mm. Pero walang biro, ang sexy mo talaga ngayon. Bagay na bagay sa'yo yung t-shirt na dala ko, ah. Oo nga, eh, masyado nga akong gumagwapo, eh. Joseph, bakit walang bunga to? Di ba hindi nawawala ng bunga to simula nung bata pa tayo? Ano nangyari dito? Wag. No trespassing na dyan, Kathy. Kay Engineer Sarah yan. Wala naman nakakakita eh. Tsaka gusto ko lang makita yung swing na ginawa sa akin ni Itay dati. Kathy, sandali. Sige na nga. O ingat ka, baka masabit ka dyan, ha? Ingat. Tabi-tabi po. Ang tibay gumawa ni Itay, ano? May tumawag ba ng pangalan ko? Wala, bakit? Kathy, ah! Akala ko ba galing ka ng States tapos naniniwala ka pa sa mga naririnig mong ganyan? Alam mo naman, kanina pa ako kinakabahan dito eh. Tignan mo, kinikilabutan na tuloy ako. Halika na nga, baka mamaya gabihin pa tayo dito at hanapin pa tayo ni Chamari. Ang hirap naman kasi sa'yo eh. Sinamahan na nga kita, tatakutin mo pa ako. Kathy, nandito kami. Kathy! Hindi ka na! Kathy! Hindi ka na! Sino mo to? Ay! O nga, mga pasalubong nyo, dito na! O, teka lang, ay, isa-isa, teka. O, teka. O, ito naman sa'yo, ha? Thank you. Good morning po, tita. Good morning. O, ito naman sa'yo, yan. Ang ganda! Ayan. Kumuha na kayo doon. O, itong mga tsokolate sa inyo yan, ha? Akin yan. Akin. Mamaya, bibigyan ko pa kayo. Mamaya, ha? Ito, ang ganda. Halika, may sasabihin ako. Tignan mo. Ang cute niya lang, bo. Iha, pupunta muna ako kina Tita Maura mo. Siguro mga 2 weeks ako doon. Ayoko nga sanang iwang kayo, pero emergency raw eh. Kasi, naaprubahan na yung titulong nilalakad ko. Oh, sige. Okay lang naman po ako. Nandiyan naman po si Joseph eh. Siya nga po pala. Nasaan si Joseph? Ah, Joseph. Inutusan ko bumili ng mantika. Ah, sandali lang po. Susunda ko lang po siya. Nangako po kasi akong bibilang ko siya ng chinelas eh. Ganun ba? Halika, kumain ka muna. Sandali lang po ako. Babalik din po ako agad. Oo, sige. Pag bumalik ka at nakaalis na ako,
Ikaw naman ang bahala sa mga bata. Sige po. Okay. Ingat po kayo, tita. Mm. Bye-bye. Mm-mm. Last. Mang Danny! Oy! Pagbila naman po ng 10 piso mantika. Sandali lang, ha? Oy, Joseph. Oh. Dumating na pala yung shota mo mangkukulam, ha? Pakisabi sa kanya, baka may pasalubong sa saming tsokolate. Baka kaya umuwi yon kasi hanapin niya yung labi ng tatay niya maligno. Sabihin mo sa kanya, hanapin sa punso. Baka sumapi na sa mga engkanto. Tama-tama. Siya na lang inaantay doon. Para kumpleto na. Reunion na mga laman lupa. Alam mo naman kayo, para tayong hindi magkakaklase dati, ah. Sa isa pa, wala namang ginagawa masama sa inyo yung tao. Ang babastos ninyo? Ngayon lang tayo nagkita ulit, is ganyan pa isasalubong ninyo. Sana magsihaba mga dila nyo. Tamo, parang may samalino. Sumusunod ka lang agad. Ay, kawawang Kati. Matagal na nawala at nang bumalik, ay kinutsa lamang at pinagtawanan ng kanyang mga kababata at kaklase. Ang kanyang inis at gigil ay ibinuhos na lamang niya sa paglilinis at sa pagsakay sa lumang duyan na gawa ng kanyang yumaong ama. Mukhang malungkot ka, Iha. May problema? Wala po, nag-isip lang po ako. Taga saan ka ba? Anak po ako ni Mang Piring. Ah, yung may anak na makulit. Yung matigas ang ulo, badaldal, pilosopo, mahilig magpakyut, at balita namin eh, may mga kaibigan pa raw duwende. Ako nga po yun. Kilala niyo po yung tatay ko? Hindi. Hindi. Di ko na nga po alam kung ano nangyari sa kanya eh. Wala naman po kasi sila natagpo ang bangkay. Nung malit pa po ako, sinusumpa ako na nakakita ako dito ng mga engkanto at mga lamang lupa. Nakakausap ko sila. Nakakalaro. Si Naapo Kiko, si Igme, si Tero at si Indoy. Dinala pa nga po nila ako sa kaharian nila eh. Ang ganda-ganda huron. Pero ngayon po, naguguluhan ako. Hindi ko alam kung talaga nakikita ko sila. Kung totoo ho sila o hindi. Ito nga pong punong ito eh. Hindi ito dapat nawawala ng bunga. Pero bakit ngayon may isa wala? Iha, imposibleng mawala ng bunga ang punong ito. Pagmasdan mo! Oh, tingnan mo. Kailan, hindi kami nawala dito. Kaya huwag ka na malungkot. Magkakasama-sama na tayong muli! Indoy! Hi! Tayo, Gat! Hello, Kati! Kati! Igme! Papi! Teroy! Nagkita-kitang muli ang magkakaibigan. Napatunayan lamang na ito'y totoo at hindi pa naginip. Na ikinabahala naman ni Mang Tomas. Teroy! Ang Igme! O sige! Ang problema iya! Pasensya tayo! Hello! Dito na kayo! Salamat! Hi! Hello! Hi! How are you? Hello! Hi! Kiko, anong ginagawa ng mga bata dito? Eh, alam mo namang, mahilig kami sa mga bata. Buhat ang walis na, labis kami ng lulungkot. Di ba kasi hindi mo sila? Nung una ka namin isinama dito? Naiyak nga ako sa tuwa at nagbalik ka, Kati. Masaya-masaya ka kami, Kati. Oo nga, I'm very, very happy. Yeah! Ampre! Wow!
high-tech na po pala dito ngayon. Ito po, siyempre. Lahat ng bata pumunta rito. Kailangan maging masaya, maging maligaya. Ako na, ako na! Hoy! Ayaw mo ah! Ay! Apo Kiko, may tatanong lang po sana ako sa inyo. Ano yun, Iha? Alam ko naman pong di kayo magsisinungaling sa akin eh. Oh, siyempre. Ano ba yun? Ano po ba talaga nangyari sa tatay ko? Sa ikarawang gabi, pakikita na natin ang bagong buwan. So ano ba yung natatakot mo? Kaibigan po ng mga engkanto ang anak ni Piring. Maari pong matulungan sila nitong ibalik ang inang lupa sa teritoryo nila. Pes, mabuti na lang at nasa bahay ko ang inang lupa. Maaari pong makalabas ang mga engkanto sa kaharian nila sa tulong ng bata at maganyong tao. Kailangan po ng napakahirap na ritual upang mabisto ang tunay na anyo ng mga engkanto sa harap ng mga tao. Mabisto ikaw mo. Aba, eh, magandang oportunidad kung gano'n. Pwes, abangan natin ang mga maligno. At sa tamang tiyempo, gagawin mo yung ritual. Tapos, makikita na natin ang permanente ang mga maligno. Tapos, hindi lang subdivision ang itatayo natin dito sa lupain ni Mampiring, kundi gagawa tayo ng isang malaking aliwan para sa mga bata na gusto makakita ng totoong maligno. Diba? Ang iyong ida at ang iyong ama. Tay? Inay? Ito ang minana ko sa aking mga ninuno na hindi ko pwedeng ibenta. Piring, asahan mo. Hindi kita iiwan. Tutulungan kita. Magkakampi tayo, hindi ba? Paano? Pinatay siya ng mga tauhan ni Engineer Sierra. Yun ang totoo, Kati. Sinunog ang bahay niyo. Kaya kinuha namin ang bangkay niya. Dito na namin inilibing. Kasama ng kapatid ko, si Sonia. Ba't mo sinabi lahat? Ba't mo binuking? Kailangan malaman niya ang katotohanan, Kati. Kapatid niyo pong inay? Oo. Kapatid ko ang iyong ina. At isa rin siya, Diwata. Ngunit nakilala niya si Piri. At sila'y nagkaibigan. Upang makapabuhay ng tahibig. Nakasama ang tatay mo. Hiniling niya sa inang lupa na siya'y gawing tao. Pero may kapalitang kahilingan niyang yun. Kumatayan niya sa oras na magsilang siya ng sanggol. At ikaw yun. Ganun ako kamahal ni inay. Kung ganun isa rin akong diwata, Tito Kiko. Ninakaw. Ninakaw ng mga tauhan ni Engineer Sierra inang lupa. Kasabwat ang walang yamong ninong na si Tomas. Narito ang mga medalyon. Nasama ka ni Indoy. Isusuot niyo labang ito at magiging anyong tao na kayo. At ito naman para sa iyo, Kati. Bili na ng iyong ina bago siya malagutan ng hiniga. Palalakasin at pasisiglihin niya ng iyong kapangyarihan.
Kathy, naganda na ako ng breakfast. Kain na. Ay, o sige, sige, susunod ako. O sige, bilisan mo ha. Ate ka lang, Joseph. O bakit? Naalala mo ba si Mang Tomas, yung kasabay ni Itay Matutong Manggamot? Si Tomas? Ninong mo yan, di ba? Bakit? Alam mo ba kung saan siya nakatira ngayon? Oh, bakit? May problema ba? Hindi, wala-wala. Gusto ko lang siya kumustahin. Ah, sige. Oh, hintayin na lang kita sa labas, ha? Ah, sige. Anak, kumusta ka na, anak? Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Magpapakita rin ako sa'yo. Walang nangyayari. Ano ba? Ano ba talaga nangyayari sa mga bata kayo? Ha? Ano sabihin? Mandali, ano ba talaga nangyayari dito? Mang Tomas, ganito po yun eh. Yung pong pamangkin ni Aling Maring. Anak ni Piring? Ako nga po, Ninong. Kati, ihaanak ko na ko yung naanak ko. Halika, mapu ka muna. Ginulat mo ako. Dumating ka na pala mula Amerika. Ba, may kasama ka pala. Naku, may bata ka pang kasama. Halika, ano ba may tutulong ko? Ah, wala naman. Sila lang naman yung mga engkantong inonse mo. Engkanto? Naku, wala akong alam dyan. Wala kayong alam, ha? Wala! Ngayon, Ninong, sabihin niyo na po sa amin, saan ninyo tinago ang inang lupa? Wala akong alam dun sa inang lupa! Wala! Ha? Kasinungaling yan? Shhh! Aminin! Anak! Ikaw na, bahala! Aminin ako! Manang, anong nangyari dito? Naku, tsaka maligaling na naman ang mga engkanto. Eh, balita ko, dumating ang anak lang yumao si Kapiring, kaya nagkaaganyan ng mga engkanto. Akin na lang ho to, ha? Nanawagan po kami sa lahat ng mga kanununuan, engkanto at apo. Kailangan po namin ng tulong at kapangyarihan ninyo na maibalik sa amin ang inang lupa. Natanging kayo lamang ang makakagawa. Inang lupa. 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 Kathy! Joseph? Kathy! Joseph, anong ginagawa mo dyan? Kayo! Anong ginagawa nyo dito? Sino itong mga to? Uy! Ako si Teroy! At ito si Igbre, anak ko! At ito naman si... Idoy! Hi! Tay, ayaw yata maniwala eh. Naliliitan ka pa sa akin. Hindi sinungaling tatay ko. Bawa ka sa kanya! Tama na! Ako, Eggman! Ako sanay naman po, no? Patball pa naman! Tama na! Hoy! Anong kalembo ka dyan? Puro problema na tayo! Puro kalembo ka pa! Baka inaatong pag mo! Ha? Huwag mo akong tatara!
Ryan? Sandali lang. Sandali lang ho, sandali. Pwede bang manihimik muna kayo? Ha? Tsaka isa pa, may kailangan kayong aminin sa akin eh. Di ba kayo may kagagawan kung bakit biglang namunga ang puno ng mangga? Di ba? Di ba, Kathy? Tsaka sino ba itong mga to? Ano pa nga ba? Sige, nasabihin ko na sa iyong lahat, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tulungan mo kaming makuha yung inang lupa. Etong plano. O ganito ha. Dito tayo papasok. Akin na. Ayan! Ito na ba yun? Ito na talaga yun, ha? Ayan, sigurado, sigurado ako. Sigurado ka? Bumalik na tayo sa atin. Teka, paano yung gwardiya? Ako nang bahala dyan. Oli ka na, dali. O teka, ito ng inang lupa. Mauna na kayo sa kuweba, sabihin nyo kay Apo Kiko na susunod na lang ako. Teka, ano bang ginagawa ni Joseph sa loob? Nasa loob eh. Naghahanap ng mga ebidensya para dun sa mga kinurakot na lupain ni Engineer Sera. O sige, mauna na kayo mag-usap lang kami ni Joseph. O sige. O sige. Kati, ito na barel. Mag-ingat ka. O paano, Kati? Una na kami eh. Babo! Apo Kiko! Ay, Apo Kiko! Ito na ang inang lupa! Adian! Ito na ang inang lupa na kuha na namin! Ayan na! Adian! Teka yan! Asa na po mag Kiko si Kati? Hindi! Susunod na! Kausap na si Joseph! Di ba kausap na si Joseph? Diba? Si Kati! Diba? Bakit pinabayawas si Kati? Nagpaiwan po. Ha? Hindi yan tunay. Sa amin ang tunay. Ay, ayun! Ito bang hinahanap niyo? Ay, ayun! Ayun ang inang lupa! Just too bad. Hi! Matagal pa ba yan? Nandito na yung mga papeles at mga titulo na ninakaw ni Engineer Sir sa mga tao. Lalapit kami ngayon at siya kay Mayor. Kami nang bahala dito. Joseph, salamat ha. Sige, pupunta lang muna ako na Apo Kiko. Titignan ko lang kung ano nangyari sa Karian. Ikaw na muna ang bahala dito ha. Sige, mabuti pa nga. Ito. Teroy, Apo Kiko, Igme, Tayugat. Kathy, kumusta ka na? Anak, kumusta ka na? Alam kong matagal mo nang pinakihintay ang pagkakataong ito na makilala siya. Siya ang iyong ina. Inay, kayo po ba yan? Oo, anak. Lagi ako nagmamasid sa iyong mga galaw. Kahit anong ginagawa mo, binabantayan ko.
Sa bawat ngiti ng iyong labi, siyang galak ng aking puso. Sa bawat patak ng iyong luha, siyang sakit na aking nadarama. Ang tagal ko pong inasam-asam na makausap kayo. Bakit po ngayon lang kayo nagpakita sa akin? Anak, itinakda ng panahon na tayo'y magkahiwalay. Isa ka rin inkantada. Simula sa iyong pagsilang, ay hinanda ka na upang lumaban at magwagi sa mundong ito. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Dahil bukod sa Panginoong Diyos, kasama ko ang iyong ama na magbabantay sa'yo. Nagpapasalamat ho ako kahit hindi tayo nagkasama. At magkakasama pa sa mundong ito. Maligaya ako dahil kayong naging magulang ko. O sige na anak, ikaw nang bahala sa kanila. Alam mo nang dapat mong gawin. Alam ko namang kayang-kaya mo yan eh. At huwag kang mag-alala. Palagi kami nasa likod mo. Mana sa kanyang ina. Si Engineer Sierra ay nakulong sa kanyang mga kasalanan. Si Tomas naman ang gumawa ng paraan para maibalik ang inang lupa. Bata pa tayo, di ba? Namundok siya at nagsisi ng husto. Marami pa kami ipinatay yung ganitong klaseng palaruan para sa mga bata. At karamihan sa kinikita nito ay ipinamamahagi namin para sa mga kapuspan. Paano? Hanggang dito na lang ang aking kwento. Hanggang sa muli. Miss na miss kita. At saka alam mo, Kathy, mahal na mahal kita. O, di ba? Ha? Ganun din naman ako eh. Mahal na mahal din kita, Joseph. Eh di, paano ba yan? Pwede natin ang kasigan. Uy, ikaw. Bakit? Mo, ha? Pero... Ano? Oo, sige, okay lang. Sa bagay, kung walang Joseph, eh di mahirap pa kaming maitayo ang palaroang ito. At saka, alam mo namang malakas kayo ni Chamarite Mayor eh. Alam mo, ang laki ng tulong nung nakuha mong ebidensya sa bodega ni Engineer Sierra. At saka, kahit ano pang mangyari na naig pa rin ang kabutihan sa kasamaan, salamat at tapos na rin ang lahat ng gulo. Ay, salamat! Salamat sa Diyos! Tapos na rin ang lahat. Ano, pwede tayo magpakasal next week? Uy! Di ba, babe? Ikaw, ang lakas ng aray mo ha! Wow! Nadami na naman ang mga lahi natin! Kaya lang mga half-print na engkanto! Yes! Ay, ibig sabihin niyan, magkakaroon na ng mistisang engkanto! Yay! Yay!
ano pa sabi sa'yo? Eh, paano nakalimutan ko nga siyang antayin? Eh, nagpapaantay pa nga siya sa'kin eh. Naku, Talia, talikuran mo, talikuran mo! Mabuti, hindi natutulog. Halika ka. Bakit nandiyan mo? Halika na. Naapektuhan ka pa sa bunganga ng mga bruhang yon. Kaya tayo lumipat sa tagong lugar na to para mamuhay ng payapa nang walang nakikialam. Kapakanan mo rin ang hangad ko. Ayokong saktan ka nila. Hindi ako papayag na gawin nila sa'yo ang mga ginawa nila sa'kin. Kaya ba ayaw mo ako maging normal? Gusto ko na makipagkaibigan sa kanila. Makipag-usap sa ibang tao. Ate, napapanis na ang laway ko dito. Puro ikaw na lang ang nakikita ko. Iba rin naman ang mga trip ng mga tao sa bayan ito. Kakaiba. Wala na yata ang gagawin kundi magsimba, magdasal, lumuhod, dumipa at dumapa sa loob ng simbahan para silang mga tanga na samba ng samba sa mga bato. Ano kaya ang dinadasal ng mga ito? Kayamanan kaya? Eh hindi dasal ang kailangan nila para magkaroon ng kayamanan. Aksyon. Kailangan ng umaksyon. Ay. Siguro naman. Masaya na ngayon ang nanay ko kung nasan man siya. Nandito ako sa simbahan. Hindi man natupad ang pangarap niya maging pari ako, eh nandito naman ako sa simbahan para sa isang misyon. Pasensya ka na kung nagulat kita, ah. Anong pangalan mo? Saan ka ba nakatira? Huwag kang matakot sa akin. Mabait naman ako, eh. Ako nga pala si Agnes. Doon ako nag-aaral sa kabilang bayan. Alam mo, hindi kita nakikita sa school eh. Saan ka ba nag-aaral? Saan ka nakatira? Tsaka, ano bang grade mo? Umuwi ka na nga. Baka hinahanap ka na sa inyo eh. At isa pa, huwag ka nang babalik uli dito.
Hindi ko alam kung bakit kailangang hingin ko ang tulong mo. Nabuhay ako nang wala ka. At mamamatay ako na wala ka. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kailangan. Kahit kailan. Hindi ako aapak sa bahay mo. Ginabi na po ako eh. Marami ka sigurong ginawa sa eskwela, no? Opo, nakakapagod. Kain na. Bakit ka nagdarasal? Hindi ba sinabi ko sa'yo, ayoko nakikita nagdarasal ka? Nay, gusto ko lang po kasi magpasalamat sa lahat ng binibigay ng Diyos. Pasalamat? Abay akong dapat mong pasalamatan ah! Dahil ako naghihirap magtrabaho para lang maipakain ko sa'yo lahat ng ito. Hindi yung kung sino-sino wala naman dito ang pinasasalamatan mo. Pero inay... Wala nang pero-pero! Pambihira ka. Pag mula nang mamatay ang itay mo, wala na akong kinilalang Diyos. Dahil kung merong Diyos, bakit niya kinuha sa atin ang itay mo? Bakit tayo naghihirap ng ganito? Bakit nakasan lang bahay na ito? Bakit yung sapatos sa suot-suot mo? Bakit sira-sira yan? Bakit halos wala tayo makain? Walang Diyos na intindihan mo? Kaya ikaw ha, ayoko nakikita nagdarasal ka. Kapag ginawa mo pa yan, malilintik ka talaga sa akin. Diyan ka na lang sa Diyos umingi ng pagkain kapag nagugutom ka. Ng pera kapag wala kang panggasto sa eskwela. Nang kung ano-ano pa! Nung nabubuhay pa ang itay mo, itinira niya tayo dito. Sa bahay na to, malapit dyan sa simbahan, sa bahay ng Diyos mo! Pero kahit kailan, hindi tayo nagkaroon ng grasya. Sige, kumain ka na. Nawala na ako ng ganang kumain. Huwag kang matakot sa nakikita mo.
matakot ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ito ang daigdig namin. Masanay ka na. Hindi. Sabi ko sa'yo, di ba, huwag mo na ako susundan. Akala ko ba nag-aaral ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit? Bawal na rin ba ako rito? Ha? Sa'yo ba to? Lahat mo naman ang gagawin ko, bawal na? Alam mo, ang sungit-sungit mo, ang yabang-yabang mo pa. Kaya naman siguro wala kang kaibigan dahil masyado kang mayabang. Sandali lang. Pasensya ka na. Sige, huwag ka na umalis. Hindi rin naman sa amin to eh. Nakikipasyal lang ako. Ako si Minerva. Ikaw. Nagabi ka yata. Kinakausap kita. Taong gabi naman talaga tayo, ha? Hindi ba mas malakas nga ang kapangyarihan natin sa gabi? Ano naman ang kinakatakot mo? Mas dapat nga sila matakot sa atin. Layuan mo ang batang yon. Nagsisimula ka na naman.
Ate, ano bang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Maghapon na lang ako makipagtitigan sa'yo sa bahay na to. Umikit at magditipa katulad din ng ginagawa mo. Lalayuan mo siya? O gusto mong may mamatay ka na namang kaibigan? Demonyo ka talaga, no? Bakit ba lahat na lang nagiging kaibigan ko, dinidemonyo mo? Lahat na lang napapalapit sa akin, pinapatay mo! Hindi ako magtataka kung isang araw, wala naman din ang tao sa bayan na to! Dahil demonyo ka! Demonyo! Baka nakakalimutan mo, Minerva! Magkapatid tayo! Demonyo ko, kaya... demonyo ka rin. Talaga bang hindi ka natitigil? Hindi ka natitigil! Hindi ka natitigil! Sana hindi na lang ka talagang kapatid! Sige lang, Minerva. Magpapagod ka lang. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, pagdating mo sa tamang edad, papunta ka na rin sa pagiging demonyo. Muntik na ako mawala sa tono, no? Ikaw yun, oh, ikaw yung nawala sa tono. Narinig ko nga siya, eh. Pinaglalaruan ng alagad ng demonyo ang anak mo, Bebang. Kakaiba. Malakas ang kanyang kapangyarihan. Pero sino? Ewan ko. Hindi ko alam. Diyos ang makakatulong sa inyong mag-ina. Siya lamang ang makakatulong sa iyong anak. Hindi ako. Hindi Diyos ang kailangan ko. Ikaw! Tulungan mo ako! Pagalingin mo ang anak ko! Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Ano ka na nangyayari sa'yo? Anak ko! Talia! Siguradong ang dalawang kapatid na demonyo may kagagawa nito! Naku, kailangan umisip tayo ng paraan para mapalis natin sila sa lugar na ito. Pero Valeria, wala tayong pinanghawa ang katibayan. Paano yun? Evidensya laban sa kanila, yun ang ibig ko sabihin. Anong wala?
Eh, sila ang dalawang magkapatid at kasama ng isang araw. Kaya nasisiguro kong silang may kagagawa ng lahat ng ito. Sa tingin ko nga, simula nang dumating ang dalawang yan, oh, marami na nangyayari dito hindi natin malaman kung ano. Teka, mabuti pa. Magpunta tayo sa simbahan. Humingi tayo ng tulong sa pare. Pare? O oh, sige. Anong ginagawa niyo rito? Magsilayas kayo! Pamamahay ko to. Ako lang ang dapat na nandito. Kapag hindi kayo umalis, lahat kayo, gagawin kong mangalagad ko! Dali! 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 Kita, di ba? Bakit mo ang takot na takot ka? Alagad kita, di ba? Naku, brown out. Init pa naman. Yan na yan. Siguradong masayang-masaya ka na ngayon sa kanila, alagyan mo. Kung nasan ka man ngayon? Abay, pari ng anak mo. Oh. Yun nga lang. Pari magnanakaw ng corona. Talia, bilis ka. Alig ka na. Madali ka. Huwag mo akong hilahin. Baka kumada pa. Ayun si Father, oh! Father! 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 Ako nga ho ang bagong pari ngayon dito. Anything? Sumama po kayo sa amin. Kailangan namin ng tulong ninyo, Father. Sumama kayo sa amin. Pali na rin, Father. Pali ako, mga sister. May kukunin lang ako. Ikaw siya po yung nadalit. Sa tayo po na. Kailangan namin kayo. Ate! Ate, ano nangyayari sa'yo? Ano naman to? Ate! Ah! Tumigil ka! Tigilan mo na to! Tama na! Gusto ko na magbagong buhay! Wala nang pagbabago ang buhay natin! Tayo na lang natitirang huling lahi ng kadiliman! Ayoko na ganito! Bakit pa kailangan pa natin magbalat kayo nagsisimba? Puro kademonyo ang ginagawa natin, tama na! Kahit demonyo nagsisimba na, hindi porke lagi nakasimbahan ka ay malinis ka! Oo, lahi tayo ng demonyo! Pero, puro rebuto lang ang laman ng simbahan yon. Wala doon ang Diyos! Wala! Alam na! Ayoko na ganitong buhay! Sige na mo na si Agnes! Hindi ako mapayag! Tayo na lang ang magkasama! Lahat silang kaibigan ko! Aagawin ka nila sa akin! Parang awa mo na, ate! Ayoko na! Tama na! Ate! Layuan mo ang dalagitang yan!
sa ngalan ng Diyos. Layuan mo ang katawan niya! Albularong laos! Hindi mo ako makakaya dahil laos ka na! Gusto mo na namang masaktan! Huwag mong itanong sa akin kung anong gusto mong maramdaman! Hindi mo ako kayang takutin! Hindi ako natatakot sa iyo! Magandang gabi sa iyo, inay. Gusto mo bang magpahangin? Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ang anak ko! Dali! Dali kayo! Ano ito? Patay! Naku, Valeria, baka madamay po tayo dito. Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Naku, sister, sandali ho! Paano naman to? Wala itong tao dito. Naku, wala naman kaya itong napasukan ko ito. Tao po! Tao po! Tabi-tabi po! Ako ba ang hinahanap po? Wala ka nang magagawa ka sa akin! Wala na akong balak layuan pa itong batang ito! Hoy! Wala akong pangalang nag-ibig mo ah! At wala akong pangalang mapag-exorcist sa'yo! Balak ka lang sa... Ah, ganun ah! Hindi tayo mag-alahe.
Dahil ampun ka lang. Inggit na inggit ako sa'yo. Dahil normal ka, namatalang ako. Kaya kita nilalay ko sa mga tao, mga naging kaibigan mo. Dahil ayoko tumigaya ka. Dahil ako, kahit kailan, hindi pwede tumigaya. Tagay ko ang isang sumpa. Sumpa, ipinamanan ng anay. Tuwarin mo ko. Alaya ka na. Harapin mo ang tunay na Diyos. Nag-iisa lang siya. Ate? Ate? Ate! Thank you.
minsan, marami tayong hinihinging katibayan para lamang mapatunayan na buhay ang Diyos, na kailanman ay hindi siya umaalis sa ating tabi. Ngunit sa kahanap natin ng kasagutan, lalo lamang nadaragdagan ang mga katanungang kailanman ay hindi rin mabigyang linaw. Hindi pa ba sapat na tayo ay humihinga na may buhay tayong taglay upang sabihing dakila ang lumikha at siya lamang talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Kalbo, ako ang bago mong amo.